Okay, kumbaga parang patalastas lang po itong vlog na ito, no? So, consider this a commercial vlog. Ito po ay may kinalaman po dun sa mga tao na everyday nakakasalamuhan natin. Ako po, sanay na, no? Ewan ko lang po dun sa mga bagong Kristiyano, dahil mga bagong Kristiyano, kapag ka nakaka-encounter ito, napanghihinaan po ng mga kalooban. Like for example, when we mention about godly things, things about God, things about the Bible, things about Jesus and all that, things about this, any spiritual aspects or matters sa kanila parang baliwala. Parang na-o-offend tayo. Ako, ilan lang, sinasabi ko yung tungkol sa end times, sa isang old lady, tandaan nyo, old lady, she is 85 years old, kapitbahay po namin. Sabi ko, la, meron pong ano, lola, magandang message ang ano, ang Panginoon sa inyo. Sinabi kong ganoon sa kanya. Tungkol po sa end times, yung mga mangyayaring mga dilubyo and all that, kung hindi mananampalataya kay Jesus. Tapos patawa-tawa siya, tapos sabi niya, anong sabi? Anong sabi? Sige nga, sabi mo sa akin, ma. Oh, sabi ko, no, ay mukhang hindi siya ready. Sabi ko na lang, lola, may mensahe si Lord na mahal ka niya. Ako na lang. But she's not ready to. 85 years old, not ready, OMG. Ako yung nangingilabot diyan. Matanda na po yan, mahilig mag-video, okay. Kung may mga party, dumadalo pa. Yan. Minsan, may mga artista na dito sa, ano, may mga artistang nagpunta, pumunta pa rin. Di ba? I mean, makikita mo yung interest. Masasabi ko talaga na ano, na hindi pa siya ready, no? Hindi ko pa siya inuusga, mahal namin itong matandang ito. She's like a dear lola to us. But, ano? Kanya ganun sa akin. Hindi ko rin masisi kasi nung bata pa ako, dinadala kami sa kanila. Nakita niya ako kung paano ako pinanganak, paano ako lumaki. So, siguro isa pong dahilan yung ba't di ako tinetake seriously. So, ito pong gusto ko po sabihin sa inyo sa mga mananampalatayang katulad ko na whenever we present the gospel, the good news, titignan po natin kung ready yung taong sinasabihan natin. Because sometimes we tend to say a lot of things about the Bible, God, about Jesus, pero yung mga tao pinagtatawanan na. And ang Panginoon mismo sabi niya, do not give. Especially the good news o yung mga may kinalaman sa salvation, do not just give like that to any people na hindi ready sapagkat mababastos nila yung salita ng Diyos. Kaya do not give it to the swine. Sabi niya, di ba? Ako ay believe in that. Okay, but we keep preaching the good news that Jesus loves them. Yun po ang gusto kong sabihin. At yeah, sometimes may nagsasabi ako tungkol sa rapture, tungkol sa ganito, sa ganyan. Meron nga dati, tinanong ba naman kami, mapagkakaperahan ba rin yung ginagawa namin? O maganda yan, para kikita kayo ng pera, ganyan lang kami. Magandang negosyo yan. Ganun. Oh my, this is not negosyo. Pero yung sa mga institutional churches, maaari pa. Pero itong mga gospel messages na ganito, tungkol sa end times, hindi po ito dapat binibiro sapagkat ito po ay talagang mangyayari sa itinakdang panahon ng Diyos. Anytime now, rapture na. Alam niyo, pag dumating ng rapture, umpisa na po yan. Pag naiwan ka, sila, that's it. Welcome, Antichrist. Yun na, yung patawa-tawang nila ngayon, church age, anihin nila yan pagdating ng tribulation. And later on, another 3.5 years, great tribulation. Kaya huwag sasamahan loob ninyo pag may mga ganyan mga tao talagang ngayon. They're not yet ready. Sapagkat wala pa silang Holy Spirit. Wala silang Holy Spirit, patay ang espiritu nila. Hahamunin ko kayo. Pumunta kayo sa sementeryo, kausapin yung mga patay, may sasagot ba? Wala. Pag may sumagot, tumakbo na kayo. Diba? Thriller, horror. Okay, gusto ko sabihin po sa inyo, ang mga importanteng salita ng Panginoong Jesus ay i-represent natin dun sa mga ready. Okay, maraming ready. I mean, pag nakakapakinig lagi yan, bakit hindi? Hindi ba? Eh, mga unbeliever talagang tatawa yan sa atin kasi hindi nila naiintindihan ng mga bagay ng Espiritu. Basahin niyo ang Unang Korinto, Kabanata 1. Chapter 1. Basahin niyo yung buo yun. Sabi niya, for the message of the cross is foolishness to those who are being perished. To those who are perishing, kaniban salin. But to us who are being saved, it is the very power of God. Maliwanag. So magtataka ka pa ba kung ang mga taong ito ay pinagtatawanan ka, dinadown ka, tinatanong kung pagkakwartan ba? Well, ganun po talaga sila kasi hindi pa sila mananampalataya at wala silang Holy Spirit. Bye-bye.